Today, I'm gonna show you guys kung paano natin kinabit tong crossbar. It's so easy, 1, 2, 3, baka nga 1, 2 lang. Please stay tuned and watch this video. Perfect tool, guys, for you. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe now. Thank you, guys. Hello, guys. Good morning. Welcome back to my channel. From our last episode, I showed you how to install roof rail on our pickup. This time, papakita ko naman sa inyo paano natin ilalagay yung crossbar. Here it is. Bakit ba tayo naglalagay ng crossbar on top of our roof? Ito yung pinaka-partner ng roof rail natin. Pagka meron na tayong roof rail, automatic naglalagay tayo ng crossbar. If we plan to put a load on top of our roof, sasakyan natin, kailangan natin ng crossbar. Kung makikita nyo yung ibang cars dyan, and pickups and SUVs, meron kayong makikitang top box. Yung kulay itim, na malaking parang kabaong sa ibabaw ng or parang bag sa ibabaw ng sasakyan. It's because yun ang lalagyan ng mga gamit. Instead of nagsisiksik ka ng mga gamit sa loob, nilalagay natin sa ibabaw. So bakit? Para magkaroon pa tayo ng extra space sa loob ng sasakyan natin and hindi ma-compromise yung space instead of passengers occupying the space, nandun naman yung gamit. So kaya tayo naglalagay ng load sa ibabaw ng roof. It's because of that. Pakita ko sa inyo, guys, kung paano ikabit yung crossbar natin. Paano naglalock. Itong mga to, yung mechanism niya. Yung layout ng buong crossbar, yung functionality niya, how to lock it, and all. Yan. So, let's dig in. Ito, guys, yung ating crossbar. Ang brand niya is Buzz Rack. Ganyan din yung aking bike rack sa likod ng Montero. Medyo mahaba yan. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kahaba. Just in case you plan to have this kind of crossbar, meron na kayong idea. Ayan, tatayo natin. Itong clamp niya, na-adjust to. Pati yun, pwede mo siyang palapitin. So, may slide yan. So guys, pwede siyang, ayan, may slide yan. So, depende sa distance ng roof rail mo para kumapit siya. Ang titingnan mo, ito, pwede mo siyang palapitin para ma-adjust mo dun sa roof rail. Makikita mo yung distance niyan, saka yan, para may adjust mo yung crossbar. Ayan. Since na-slide siya, pwede mo siya exactly ilagay doon. In place doon ko. Para sakto. Ito, guys. Sinasabi ko sa inyo. Na-adjust to. Na-adjust yan. Then, ito yung, kung makikita nyo, ito yung clamp. Ito yung magka-clamp dyan, hahawak dun sa roof rail natin. Lalagyan nyo lang dyan. For this model, luluwagan mo lang naman dito. So yung mga roof rail or crossbar, meron naman talaga siyang adjust. Paano maglalock? Ito lang yung pinaka-ano, na I find it very convenient to adjust and at the same time to lock. Itong crossbar na to. Kaya ito yung pinili ko. So, kita nyo, yan na siya. Bakit ba natin sinesentro itong crossbar natin? It's because nasa equilibrium yung weight distribution natin. Then, walang tension or walang pwersado na part ng roof rail at saka crossbar nyo. Yan, ganun kadali. Pati yung sa harap, ganun din. Nilagay ko lang just for ano demo purposes. Nilagay ko lang nakaharap. Pero ito, nasa front to, nilagay ko sa front. Para yun yung pangalan niya. Ayan, ganyan lang. And then, ilalak mo lang siya. I mean, pahigpitan. Hindi pa to nilalak.
Ito guys, kaya ako napili itong buzz rack crossbar natin. Kasi ito yung crossbar na nakita ko ang dali ikabit. Madali siya i-adjust and madadali siya i-lock. And meron pa siyang security. So, ito yung tornilyo niya. Ito yung hinihigpitan mo eh, ng hex key mo. Every time hinihigpitan mo to, ito, pinupush niya. Ayan, makikita niyo to, pinupush niya para humigpit niya. Ayan, tutulak niya. Para magkaroon ng clamping action. Ayan, kakapit ng husto yan sa roof rail niyo. And itong part na to, mapapansin niyo, this is rubber. Rubber to, rubber. Para mas maganda yung grip niya pag kumapit siya. Habang hinigpitan natin. Guys, mga dalawa. Ito yung clamping action nito. Ayan, hupit na. Ayan, tinutulak siya. Ayan, ito yung tinutulak. Para kumapit ng ganun. Yan ang yayakap dun sa ano, sa roof rail natin. Higpitan mo lang siyang ganyan. Para yung clamping action niya maging sturdy. Yan. Yayakap yan dun sa ano. Nakikita niyo yung clamp? Ayun. Ito yung clamp. Yung kabila ng clamp. Pag masikip yan, hindi mo na siya matatanggal. You need an Allen key para mapahigpitan mo to. And guys, once nakita natin secured, okay na. Ngayari na, ano na, nag-lock na. Ang gusto natin para hindi manakaw o hindi siya maluwagan. Meron siyang secure cap. Yan, lalagyan mo lang to doon. Then, use the key. Lagay close. There. Ayan. Hindi mo na matatanggal. Then, secured na. Hindi mo na siya maluluwagan. Ayan. So, kabit na natin to. First step. Luwagan muna natin lahat. Let's loosen them up. Para mas madaling ilapat doon. Mamount natin to doon sa front side. Ito sa likod. Since ito na sa likod, itong unahin natin ikabit. Kabit natin. Ang dali lang, oh. Pak! Dito, ganun din. Napakadali. Adjust lang natin siya. Ayan na. It's in place. Higpitan na natin to. Napakadali guys, no? Yung iba kasi, mayroong crossbar na yung screw, bolts and nuts, ang hirap ikabit, and then, kinakalawang. By the way, ito, I bought this 2015, kinabit ko sa 2007 ko na Toyota Innova, and 2016 na Toyota Innova din, and then, sa Montero ko rin kinabit, and then this time, dito ko na sa pickup ikakabit. And then, kung mapansin nyo, wala siyang kalawang. Never siyang kinalawang. Even the screw, hindi siya kinalawang. Yun lang yung nagustuhan ko dito eh. Ayan, we make sure mahigpit to. Hand tight lang naman. Hindi kailangan ng ano. Tsaka pag meron ka nito, hindi mo na kailangan ng labor sa iba pa. Pwede na ikaw magkabit. Madaling-madali lang to. Basta meron ka nito.
hex key. Pagka humihigpit na siya, hindi mo rin ito maigaganon yung crossbar. Hindi mo na siya magagalaw. Untight lang ha. Hindi nyo kailangan ng vice grip or ng pliers. Or bibirahin mo pa ng tubo dito. No, no. Untight lang. Okay na yan. There. Tikas oh. O di pagka meron kang tao sa ano, sa pickup, tapos wala ka pang roll bar, dito ka na, kakapit. Pwedeng pwede, secured ka dito. There. 1-0. Tapos doon naman tayo sa kabila, sa front side. So guys, same procedure. Sabit. Sabit. Tapos na. Susukatin ko na lang. Yeah, I think we're all good here. So nakita natin, nasusukat, tamang sukat. It doesn't matter kung gaano yung distance na gusto nyo. Depende ito dun sa kung nilalagay mo, kung roof basket, roof box, depende sa mounting clamps naman nun. So dun kayo magdidepende. Kung roof, kung bike rack yun, susukatin nyo muna, pero pwede nyo i-move to. Walang standard length or standard distance. Paano ikakabit yung crossbars mo. So, higpitan na natin. Higpitan natin itong side na to. Bandali guys. Sa pato, hindi kinakalawang. Yung una ko kasing nabili na, ano, na crossbar, mura siya. Tapos kinakalawang. Well, if you ask for the price pala nitong crossbar na buzz rack, I'm sorry, I cannot give you information. Nakalimutan ko na magkano. Binili ko lang siya to ng separate, hindi kasama yung basket. Kasi meron ding buzz rack na ano eh, na roof basket. Hindi ko na binili yun. Ito lang. Kaya nakalimutan ko na. It's been 7 years. So imagine, 7 years. Itong crossbar na to, hindi kinalawang. And in pristine condition pa rin. Nakailang sasakyan na rin siya, kinabit ko. And also, consider nyo rin since ito ang magdadala kasi talaga ng weight natin eh, ng load natin sa ibabaw. Make sure makapal itong crossbars niyo. Merong mga crossbars pag nakita nyo manipis, medyo magdalong isip na kayo. Meron naman makapal na ganito. Pero tansyahin nyo rin, mukha siyang makapal, pero yung material pala niya sa loob, hollow. Ayan, pag naglagay ka ng load, nagsasag. May kita mo yung sag, hindi rin maganda. Since branded naman itong buzz rack, I find it reliable and matibay, sturdy siya. Sukatan natin, pakita ko sa inyo sukat, gaano kahaba yung crossbar natin. Ikabit natin yung lock. Pakita ko sa inyo ha, yung lock, paano sa kinakabit. Kanina pinakita ko pero baka malabo for you guys, ulitin ko. Try nating malock ha, with one hand. Okay, ganyan lang naman yan. Then, yun na. Nakalock na siya. Yung matatanggal yan. Sa kabila. There. Ayan na, nakabit na yung crossbar natin. As you can see. Ganun lang naman yan eh. With that ano ha, kind of crossbar, ganyan lang kadali ikabit yan. Buzz rack na crossbar. I don't know the model. Sayang, matagal ko na kasi nasa akin eh. Sana nakulan ko ng picture yung ano, yung box, pero wala, hindi ko na naisip yun. Sturdy yan, ibay ng kapit. We'll make another episode naman for the roof back installation
Yun kasi yung plano natin, no? Kakabitan ko ng roof box. Stay tuned. Lalagyan natin ng roof box to on the next episode. Old model yung roof box ko, introduce ko sa inyo on that video. And makita nyo, you'll learn a lot from that. Yan. Okay guys, I hope you enjoy this video. Please subscribe to my channel para mas marami pa tayong video na gagawin na ganito. I'll make sure na lahat ng instructions na ipapakita ko dito or demo will be detailed para madali nyong makuha, madali nyong masundan. Thank you guys for watching. See you on the next vlog. Bye-bye!